Cyril guys, ang Pilipina na kapangasawa ng Indian to, Kela. We are going to discuss about the requirements or mga documents na kailangan nyo i-provide bago ka makapunta ng India. So, bago ang lahat, gusto ko lang i-shout out si Miss Shane and Love. So, tatanong kung ano daw ba yung mga requirements para makapunta ka ng India. So, hello at Shane, kumusta? Sana okay ka lang dyan. Ingat ka lagi. God bless at Shane. And then guys, ito na. Yung mga requirements guys na kinuha namin bago ako makapunta ng India is napakadali lang. As in, madali lang makapasok sa bansa nila. Kung tutuusin. Parang yung dito, parang sa Pinas din lang. So, yung mga requirements lang na mga inasikaso ko, yung first, yung passport ko. Yung passport ko, yung mga kauna-unahan, siyempre, kailangan natin ng passport para makatravel. So, yung passport ko, ang kailangan ko lang do, ang kinuha ko lang is visit visa, good for 3 months sa India. Pero, bago ako magkaroon ng visa, humingi muna sila ng NOC galing sa company ko na no objection para makapag-travel ako sa India. So, humingi ako ng NOC galing sa company ko, may stamp yun, and then hinigay namin sa travel agency para asikasuhin yung visa. Pagkatapos nun, I think it's 7 working days lang, nakuha na namin yung visa papunta sa India. Pagkatapos nun, nag-book din kami ng ticket lang. Actually, nung nasa airport na kami, is isa lang yung ticket ko. Isa lang yung nakabook na ticket para sa akin. Yun yung papunta lang dun. So, na-stranded kami, napahinto kami dun na sa pag-check-in pa lang. Hindi kami pinatuloy. Hindi ako pinatuloy. Kasi, hinahanapan ako nung ticket pabalik. So, hindi namin alam na kailangan din pala ng ticket papunta, ticket pabalik. So, on the spot guys, is nag-book kami ng ticket pabalik. So, yun. Ang kailangan mo lang visa, and also galing sa company mo para sa visa, and then yung ticket lang papunta doon sa India at pabalik dito sa Qatar. Yun lang yung mga kinailangan kong kuhanin at asikasuhin. Pero, para lang in case na matanong kami kung saan ako pupunta, nagbook din kami ng hotel good for 3 days or something ganyan. Tapos noon, after 3 days, kinansel na namin siya. In case lang na tanungin kami sa airport kung saan ba ako tutuloy, ganun, or visit nga, diba? So ayun, after 3 days or before 3 days, kinansel na namin yung sa hotel namin. So, yun lang guys, yung mga naging requirements ko na hinihingi sa akin ng naging asawa ko para makapunta kami ng India. So, mabilis lang yung process nila, lalo na kapag nanggaling ka dito sa Qatar. Yun ay based on my personal experience. Hindi na sila nagtatanong ng mga ibang documents. Wala na silang ganun. Yun yung na-experience ko guys. Pero ngayon hindi ko lang alam kung ano pa ba, kung may nabago ba. Pero sana naman walang mabago kasi by this year or next year, punta ulit ako ng India. So, ganun ulit yung gagawin ko. Kuha ulit ako ng visa. Good for 3 months. Tapos, ikot lang. Yun lang. Pero, yung 3 months na yun, yung visa ko na 3 months, is nung nakaraan 20 days lang ako nag-stay sa India. Kasi, naka-emergency leave lang ako. Hindi ako naka-vacation ng talagang good for 3 months. Hindi ako naka-leave ng 3 months. 20 days lang ako nag-stay dun. And then, yung 3 months visit visa na yun is isang beses ka lang mag-enter ng India. Hindi pwedeng yung sa 3 months na yun, vacation na yun, yung babalik-balik ka, hindi pwede. Isang beses lang. Isang beses ka lang mag-exit, pumunta dun, tapos paglabas. Hindi na pwede yung kunyari, this month pupunta ka, tapos the next month, aalis ka, tapos babalik ka. Hindi pwede, one time entry only. Okay? So, yun lang guys. And sana may natutunan kayo, lalo na sa mga may balak pumunta ng India. God bless you guys and thank you. At sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Phil India Cyril Akshay. And
Yun lang guys, and bye!